And it is a true joy sa umagang ito na ako po ay maimbitahan sa, of course, the Mother Church, CRCC Maine. At ako po ay natutuwa to see once again yung ating mga kapatid na nandito sa on-site. It's been 2 years po, no? Na tayo po ay hindi nagkita ng face-to-face. And like what Pastor Maricel said, this coming March 20, ay magsisimula na rin po ang CRCC Commonwealth Face-to-Face Worship Service. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Indeed, like what the song says, and to God be all the glory, honor, and praise. Indeed, God is faithful. Amen. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay matapat, can you please claim it to yourself? God is faithful. Napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay mabuti, at kahit kailan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha mong pinabayaan yan. Mukhang sa iba na pabayaan, sa kusina na pabayaan. But the Lord is faithful, at tayo ngayon ay magkakasama sa umagang ito. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo as we declare and verbalize our faith. Join me as we say our declaration this morning. Maging yung mga kasama nating online. You can read the declaration on screen. Claim it into your life this morning. And activate our faith. Let's begin. I declare God's immeasurable blessings over my life. I will experience the surpassing greatness of God's favor. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and live a life of victory. I am more than a conqueror, God's victorious champion. Today, I declare I am equipped and empowered. I am well and healed. I am anointed and blessed. This is the year of my miracles and wonders. These are all my declarations. In the name of Jesus Christ, my Lord and Savior, amen and amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we recognize your presence. Thank you for the time of worship. May you continue to be glorified as we study and learn your word this morning. Father, I pray, move in this place. Holy Spirit, saturate this place. I also pray that you may also touch the lives of those people who are watching with us right now. Speak to them. Move in their lives, O God. And I pray, O Lord God, that this moment is a time of refreshment, Panginoon, para sa bawat isa. I pray for those who are discouraged, those who are wounded, those who are sad, those who are fearful right now. Father, I pray, ikaw po magbigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon. Magbigay sa amin, Panginoon, ng encouragement, O God, sa umagang ito, through the power of your word. Marami pong salamat. This we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayong lahat po ay makakaupo po na. Ayan po, praise the Lord po sa ating lahat. Alam niyo po, tayo po ay nasa, we are towards the third week of our Each One and Love One Level Up. Ang tanong po ay, kamusta na po yung ating loved one? Ha? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta na yung loved one mo? Okay, baka magkaroon ng misconception, baka iba yung nasa isip niya. Kamusta na yung loved one mo? Okay? You know what? As we continue to rally, no? This Each One, Love One Level Up, the Lord impressed me that He wanted us to enlarge our capacity, our volume of love for others. Amen? Pwede mo bang bigyan ng high five yung nasa kanan mo? At nasa kaliwa mo, sabihin mo, kapatid, I'm happy nandito ka ngayon. No? Magiging yung mga kasama namin online, hindi nyo lang po alam, but we are happy right now that you are watching and that you are joining with us sa umagang ito. God wanted us to, you know, to increase the capacity, the volume of our love, to increase, no, yung ating pagmamahal sa ibang tao. We identified them. We remember them in our prayers. At ganun din, we remember yung mga pangangailangan nila
sa ating panalangin. Sino dito yung natanong mo na yung loved one mo ng kanyang prayer requests? Praise the Lord for that. That means the Lord impressed in your heart. Kamustahin mo siya, tanungin mo siya, may pangangailangan yan. I believe it is God who prompted us to ask these people about their needs, yung kanilang mga pangangailangan. Amen. And you know what? Jesus Christ did the same. He knew us from the beginning, and that today, He remembers you. Amen? Naniniwala ba kayo na kayo ay nasa isip ng Diyos sa oras na ito? Ako, I do believe tayong lahat ay nasa isip ng Diyos sa umagang ito. We are in the mind of God. God knows exactly your needs. God knows exactly kung ano ang pangangailangan natin. God has set us apart bago pa man tayo ipanganak and called by His grace. And because of that, God is pleased. In Galatians chapter 1, verse 5, "But even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. Then it pleased Him." Amen. And I believe, as God remembered us today, and as we give Him the best worship kanina, napangiti natin ng Diyos. Amen. At alam nyo ba, ang Diyos ay mas lalong ngingiti kung papalakpakan nyo siya ng malakas sa oras na ito. Praise the Lord. And I believe that every time that God sees people, siya ay natutuwa. No? He is pleased whenever He remembers His people who give worship, who give glory to His name, who honor Him, who obey Him, who fear Him. Amen. Pero narinig nyo naman itong katagang ito? Actions speak louder than words. Sino sa inyo nakarinig na nito? Pakisagot nga in essay form, the joke lang. It means, no, na ang gawa ng tao ay mas naipapakita ng tunay at ito ay mas mararamdaman kung ito ay kanyang gagawin kesa sasabihin. Sino sa inyo dito, ganun ang gusto niya? You know? Yung bang gusto mo yung nakikita yung action kesa sinasabi yung kanyang pag-ibig para sa'yo? There are people, no? Yung love bucket niya ay napupunuan kapag nakikita niya na yung mahal niya sa buhay ay gumagawa ng mga bagay upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Nakikita na mahal ka ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Yung bang sasabihin mo na, wag mo nang sabihin, gawin mo na lang. Okay? Sino sa inyo yung may ganun kang experience? Nabanggit mo, wag mo nang sabihin, gawin mo na lang. Parang masama ang loob, no? Wag mo nang sabihin. Pero parang pinapaalala mo, okay lang. Wag ka lang magbanggit ng salita. Ipakita mo na lang na ako ay mahal mo. And so, if actions speak louder than words, then we can say that love is more felt if shown than said. Amen. We can say that love is more felt if shown than said. Mas ramdam ang pagmamahal kung ito ay ipapakita natin higit pa sa kung paano natin ito sinasabi sa pamamagitan ng ating mga labi. And this morning, I'd like to make a statement that love is an action. Can you please comment it down? Can you please say it? Love is an action. Meaning, it is not only a thought, it is not only an idea, it is not only merely by feeling or a decision only, but love is an action at the same time. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na mali yung love is a feeling, love is a word, or love is a thought or idea. I'm not saying na mali yun, mga kapatid. But hindi rin naman mali na ipakita natin ang ating pag-ibig. Tama po ba? Walang mali doon kung ipapakita mo yung pag-ibig mo, lalo na ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Because we are a role model on how we love and how we worship God. Amen. So, hindi mali ipakita yung ating pag-ibig.
to show our love una sa Diyos and to show our love for other people. And I found this love in action in different perspective. Looking at love in the eyes of God. I remember may kanta, looking through the eyes of love. Pero dito nakita ko, looking love at the eyes of God. No? Paano ba natin titignan yung pag-ibig sa pamamagitan kung paano tinitignan ng Diyos ang pag-ibig sa ibang tao? So this morning, the title of our message is Love, Camera, Action. Ba't parang nagganunan kayo bigla? Ah? Parang bigla kayo nag-pause. Love, Camera, Action. And today, let us try to look at love in different perspective. In the perspective na kung saan ang tingin ay tingin ng Diyos at hindi tingin ng mundo. Dahil kung tutuusin, ang tingin ng mundo sa pag-ibig ay laging may kapalit. Amen. Pero ang pag-ibig sa paningin ng Diyos, kahit kailan, ito ay hindi matatawaran. Sino sa inyo dito ang naramdaman mo na ang pag-ibig ng Diyos? Can you please say amen? Alam nyo, kanina talagang ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. I felt that the place is filled, the Holy Spirit is moving. God prompted me that some of us here, we are wounded. We are, you know, meron tayong pinagdadaanan, but the Lord's love will comfort us. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng comfort, ng joy para magpatuloy. Amen. And we all know that in our church, love is our motivation. This is the compelling reason why we do things. Amen? This love is the compelling reason why we win souls and make disciples. Why you are here? Because you love God. Amen? Why we do what we do today? Why do we obey God? Why we do follow Him? Why we do obey His marching order of world evangelization? It's all because of this love, this motivation that we have. It is because we love God and we love the people as we obey the greatest commandment. And the camera here, it serves as our perspective. So magang ito, tignan natin itong lens ng camera nito in the perspective of God's eye. Hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. On how God look at His people. We must look at the people the way God look at them. That is what the driving force ng message na ito. Let us look at people how God look at them. Kasi kung ang tingin mo sa tao ay base sa pansarili mo lang at kung paano ang standard ng mundo, then I tell you, you will give up. Kahit sa mag-asawa, kung titignan mo ang partner mo and that person, meron siyang mga weaknesses, then you will give up. Even sa magulang mo, maaaring napagalitan ka, may nasabing masama sa'yo, you will give her or you will give him up. Mag-rebelde ka. Why? Mawawala yung pag-ibig mo. Kasi nasasaktan ka. Amen? Sino dito ang nasaktan na? Huwag na kayo magtaas ng kamay, kapatid. Okay? Naka-live tayo. Okay? But one way or another, lahat tayo ay nasaktan na. And so when we are going to base that love dahil sa ating naranasan, then I tell you, tayo ay susuko. One soul is important than any treasure in this world. At ganoon ang tingin ng Diyos sa mga tao. Na ang isang tao, ang kanyang kaluluwa, ay mas higit pa sa anumang yaman ng mundong ito. Nung nawala ang isang sheep out of 100 sheeps, anong inanap ni Jesus? Yung isa. Akala natin pinabayaan yung 99, pero mas mahalaga kay Jesus yung nag-iisang tupa. Amen? One soul, in the perspective of God, is more important than any treasure in this world. So let us look at people in the lens and in the eyes of God and not of this world. The agape love. Remember that. The agape love, God's love, selfless, unconditional,
and sacrificial love. Amen? That's how God look at people. And finally, the action. The action is the turning point. Can you please say it? Turning point. The action is the turning point kung saan ito ang evidence ng ating pagpapakita ng ating pagmamahal. Una sa Diyos at sa mga tao na kanyang nilikha. This action point is the ang tawag ko dito, determinant factor. Ang ganda, di ba? Ito yung determinant factor para masabi ng mga tao that we are the disciples of Christ. Alam niyo ba yun, mga kapatid? People will know that you are disciple of Christ if you love one another. Amen. John chapter 13, verse 35. Ang mga tao, malalaman na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay disciple ni Christ, you are a Christian, you are a believer of the true God, if you know and you show love to other people. That's why itong action na ito, napakalaga. This is the turning point. And maybe you are here right now because someone, nagkaroon siya ng turning point. Ipinakita niya yung pag-ibig sa'yo kung kaya't narito ka ngayon. Amen? So this morning, love, camera, action. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito. So, looking at this perspective, mga kapatid, our love as our motivation, and it must turn into action. Love as motivation, turning into an action. The greatest commandment, Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like this. Love your neighbor as yourself." And this is the reason why our senior pastor come up with this motivation. The greatest commandment of loving God and loving other people. Amen. Can you please say it? I love you, Lord. Nakakatuwa na itong pag-ibig niya to ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. And the camera, the perspective, look at this, very famous verse, John chapter 3, verse 16. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ganun yung tingin ng Diyos sa tao, hindi sa lahat, sa buong mundo. Ganun yung kanyang pag-ibig kung kaya't binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Tayo nga, kaisa-isang tuta pag namatay para tayong, di ba? Tuta lang yun, mga kapatid. Paano pa yung kaisa-isang anak na kailangan mo yung sakripisyo? Wala naman siyang kinalaman, siya pa yung mamamatay para sa mga taong makasalanan. But that's how God look at people. Priceless. Amen. Walang katumbas. Hindi mo kayang tapatan. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, the name Jesus Christ." And the action, 1 John chapter 3, verse 18, the turning point. "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." And actually, this is our main text for this morning. 1 John chapter 13, chapter 3, verse 18. Ulitin ko. "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." This is the driving verse for our message this morning. That's why I made a statement that love is an action. Again, I'm not saying that love is a feeling, love is an idea, love is, I'm not saying na mali yun, mga kapatid. But let us look what John is telling us right now. John is telling us that the Christians, no? John is telling that the Christians, to act on love is not just think about it. It is important to communicate love. Tulad ng sinabi ko, to say, "I love you."
through our words, but John is telling us we must also do so through our actions. Amen. Maaring sa iba, mahirap ito because we are not that kind of person. We are more than words than action. But there is an encouragement right now. There is a reminder, mga kapatid, that if you really love someone, mag-e-effort talaga tayo. Amen? Sabi mo nga sarili mo, mag-e-effort na ako ngayon. Alam nyo, hindi madali ito. May mga taong mahirap mag-effort to show his love or to show her love. But if you are a believer of Christ, you are a disciple of Christ, like what John said, it is not just to think about love. You can communicate love, but we must also do so through our actions. Now, looking at Jesus Christ, He is our model. Amen? Jesus Christ, our model, the author and the finisher of our faith. As we fix our eyes to Jesus, look at this. Jesus Christ did not say a direct word of I love you to anyone in the Bible, in the New Testament, not even to His disciples. Wala siya sinabi, I love you, Peter. I love you, Paul. No, I love you, Matthew. But His actions, when He died on the cross for our sins, said it all. Sa Bible, mga nabanggit doon, I have loved you. I have loved you if you will abide in me. No? So, John chapter 15, verse 9. But there is no direct statement that I love you. But, you know, Jesus showed that He loved us by giving Himself on the cross and died for you and for me. Amen? Jesus Christ demonstrated His love when He died on the cross for our sins. Jesus said it all. Amen. Hindi mo na kailangan marinig yung salitang I love you nung siya ay namatay sa cross. Actually, bago pa siya mamatay sa cross, nung pinagdaanan pa lang niya, madudurog na ang puso mo eh. Amen. Looking at Jesus, Jesus Christ loved us far beyond His words. He demonstrated His love. Jesus not only came to teach us to love, but He came to show us what it was like to be in love with God by giving Himself to die on the cross and pay the penalty of our sins. Ganon ang pag-ibig ni Jesus. Hindi mo na kailangan marinig pa, pero ipinakita niya ang kanyang pag-ibig para sa atin. Nang kunin niya yung kabayaran ng ating kasalanan at siya ay mamatay sa cross. And this morning, I just want to share what are the things or how did Jesus show His love to people. Number one, Jesus say, I love you by feeding the hungry. Alam nyo, isa sa mga miracles na ginawa ni Jesus ay yung pagpapakain niya sa mahigit 5,000 na mga tao na noon ay sumusunod sa kanya nung siya ay nangangaral. Subalit sila ay inabot ng gabi. So, anong sabi niya sa mga disciples? Pinauwi ba ni Jesus yung mga tao? Hindi. Let us read this. Matthew chapter 15, verse 32. Then Jesus called His disciples to Him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Ito mga taong ito, hindi ito isang araw lang sumusunod kay Jesus. Ang sabi doon, for 3 days, sumusunod kay Jesus. And these people following, listening to Jesus, yung kanyang message of hope, love, pinapakinggan ng mga tao. And for 3 days, sila ay nagutom. Anong sabi ni Jesus? Pinauwi pa sila? Ang sabi pa ni Jesus, sige, manalangin tayo, lilipasin ang gutom nyo. Bukas, makakain na rin kayo. No! Anong ginawa ni Jesus? He immediately prayed
And he asked the disciples to distribute the food. At ang lahat ay nakakain. Amen. That's how God showed His love. Hindi lang salita. Ipinakita niya mismo. And today, Jesus Christ is still feeding the world with love. I believe in that. Sa kabila na nangyayari, with the pandemic, with the war happening, Jesus still feed us with His love. Paano, mga kapatid? Through the Bible. God's love letter for you and me. Amen. His inspired message for us. Kaya nga, kung feeling mo, no, kung feeling mo, kapatid, sa mga nanonood ngayon, kung feeling nyo na walang nagmamahal sa inyo, kapatid, I tell you, mahal ka ni Jesus. Amen? Mahal ka ni Jesus. Kung bakit ka nandito ngayon, bakit buhay ka pa? Because may isang tao nagmamahal sa iyo. Mahal ka ni Jesus. And for you to be reminded of His love, go to the Bible. You will read and you will receive the greatest love of all. Yung kanyang love letter para sa kanyang mga tao. Amen? Like what I said, until now, Jesus is feeding us. Baka iba dito sa atin, no? O baka yung mga nanonood ngayon, ay 3 days nang walang kain. Payat na, malnourished na, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo nga, sabihin mo, kapatid, parang hindi naman. Parang hindi naman, no? Pastor, parang nanuloko ka eh. Mukhang katabi ko, mukhang healthy-healthy. Ba? But, I'm talking about our spiritual life, our emotional life, yung ating panloob. Hindi nakikita ng tao yan, but we are down. We are discouraged. We are wounded. No? Tayo ay may tako. Tayo nag-aalala. And for 3 days, or for more than 3 days, yan ang dala-dala natin. We are spiritually malnourished, anemic, and drained. Kapatid, read God's word. Jesus will feed your soul. Jesus will make you fat and healthy and active spiritually. Amen? Diba? Maganda yun. Physically healthy ka na, but our soul, our spirit is healthy, fat, and active. Yung fat doon, yung healthy fat, ha? Ano nga po tawag doon, Pastora? Saturated fat? Unsaturated fat. Ayan. Thank you, Pastora. Okay? And God wanted us, no, yung to have unsaturated fat sa ating spiritual life. So dito pinakain ni Jesus yung more than 5,000. Again, hindi niya sinabi, mahal ko kayong lahat, salamat sa pagsunod niyo sa akin. I will pray na lumipas din ang gutom niyo. Sinabi ba ni Jesus? No. Bagkus ang ginawa niya, yung 5 tinapay at 2 isda. Sister Bina, niyan ka ba? 5 tinapay at 2 isda. Okay? Siya ay nanalangin at pinakain ang mga tao. At may natira pa. Di ba? Today, as we remember the needs of other people, as you remember the need of your loved one, we can also make and find ways to meet them. And the God of more than enough will provide for our needs to meet the needs of others. Amen? Alam nyo, nakakatawa dun eh. Yung nakakatawa dun eh. Alam nyo, panakita ng Panginoon yung desire mo na tumulong, naniniwala ko, ikaw muna ang pasasaganahin ng Diyos upang ikaw ay magamit ng Diyos upang managana ang ibang tao. Amen? Here, I found out that Jesus' love is costly. Alam nyo, totoo talaga yun. Magastos ang magmahal. Amen? Parang si Brother David na pahulog sa upuan ganun. Umayos lang ng upo. Sorry. Magastos ang magmahal, ang magpakain. Diba? Sometimes we need to share out our resources, our expenses, upang ipakita natin yung ating pagmamahal. But we believe as children of God, we believe that the God that we serve is the God
of more than enough provisions. Amen? He will provide and He will prosper us kung makita niyang tama yung ating motibo so that we can be a blessing to other people. Lord, I pray, use us to be the channel of blessings financially to other people. Father, use us to bless our family, our relatives, our friends, our classmates, our office mates, and even our neighbors, and even to the different nations. In Jesus Christ's name, amen. Kami yung naging prayer ko, Lord, bless me so that I can bless others. Like what you have promised to Abraham, I will make your name great. I will bless you to bless the nation. Number two, Jesus, say I love you by healing the sick. During the ministry of Jesus Christ in the New Testament, walang hospital, walang health center, walang clinic, walang doctor's office. And the risk to be contaminated, the risk para mahawa ng iba't ibang klaseng sakit. Remember, in the New Testament, in the Bible, doon ay may mga sakit na nakakahawa. But Jesus Christ, hindi niya inalintana yon. Siya ay nag-ministry, siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Jesus Christ is our great physician. Amen. At alam ko, one way or another, tayo ay nakatikim at nakaranas ng pagpapagaling mula kay Jesus. Because He is our Jehovah Rapha. He is our healer. And one of the events, nung nakita niyo yung mga tao, another, again, He had a compassion and He healed them. Basahin natin to. Matthew chapter 14, verse 14. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nakilala ng mga tao. Alam nyo, si Jesus hindi madamot. Hindi niya pinagkait yung kanyang kakayanan, yung kanyang angking galing na magpagaling ng ibang tao. Amen? Hindi niya pinagkait yung husay niya bilang dakilang manggagamot. Bagkus, ito ay ipinakita niya, ibinahagi niya sa ibang tao. Sabi doon, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. And I believe until now, Jesus still heal us physically and even emotionally. He heals brokenhearted. He restores our health. Ang kagandahan nga nito, Jesus can heal us everywhere. Why? Because He is an omnipresent God. He is present everywhere. Praise the Lord sa ating morning prayer and devotion na marami nang pinakinggan si Lord na panalangin at pinagaling. Amen? Pero palapakan natin si Lord. Alam nyo, kami pong mag-asawa, kapag nag-review na kami ng prayer list, parang umiikli, eh, no? Kasi maraming pinagaling si Jesus. Amen? Praise the Lord. Until now, we receive healing from God. Jesus showed compassion to all those who are not only physically, but also spiritually and emotionally sick. Si Jesus, ipinakita niya yung kanyang kakayanan sa mga tao. Hindi siya nagdamot. Alam niyo sa ating each one love one, no? Kung meron tayong mga bagay na pwede nating itulong, hindi man pinansyal, pero yung kakayanan natin, yung galing natin, i-share natin. Amen. Hindi mo kailangan laging material. Nagpatulong sa'yo, kaya mo, tulungan mo. Especially, baka may nahihirapan sa online things, eh, sanay ka naman, tumulong ka. In different ways, we can help others. Kaya nga, kapag tayo ay tinulak talaga ng pag-ibig, hindi natin maitatago yung mga bagay na meron tayo. Diba? Your love for others will bring out the best in you and you will share it to others. Why? Because of your compassion. Hindi mo kakayanin ipagkait yung mga bagay na meron ka. Yung iyong angking husay, yung galing mo, kapatid, sayang naman yan, binigayan ng Diyos para sa'yo, i-share mo. Amen? Akala mo lang wala, pero meron.
Okay? Nung si Lord naghagis ng talents and skills, no? Naniniwala ko may nasalo tayo. Hindi pwedeng wala. Okay? Kung kaya't anuman yung meron ka, ibahagi mo. Always remember this, mga kapatid. Hindi inahanap ng Diyos yung mga bagay na wala ka. Alam niya na yon. Ang inahanap niya ako anong meron ka. At kapag nakita niya yon, ibigay mo. Okay? I-share mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ibigay mo. No? Yung ang king husay at galing mo, i-share natin. Yan, tinan mo yung katabi mo na yan. Okay? Matindi yan. As in. Tinan mo sa mata yan, sabi mo, kapatid, matindi ka. No? Matindi yan. Gaganyan-ganyan lang yan, pero ganyan talaga yan. Okay? So, God's love, Jesus' love is costly. At the same time, Jesus' love is a caring love. Tama? Nandun yung kanyang care. Upang pagalingin yung mga may sakit. Okay? Tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang kakayanan. And finally, as we are towards the end, Jesus say, I love you by spending time with people. Sabi sa Matthew chapter 9, verse 10 to 11, while he was reclining at the table in the house, many tax collectors and sinners came as guests to eat with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? Look at this, mga kapatid, ha? Ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-spend ng time sa mga tao. And what is good about Jesus? Wala siyang pinipiling tao. He spent time with those who are sick. He spent time with the sinners. He spent time with the poor, with the widow, those who are helpless. He spent time with them. You know what? When the world rejects you, we know that we have a God, our good shepherd, who loves us. And that his love will bring restoration. His love will accept you again. His love will fill you again. He will restore the wounded, the brokenhearted. He will give you peace. He will give you comfort. You know what, these people, he spent time with these people, the tax collectors, ganyan tayo yung mga Pharisees. Bakit yung master mo nakikipag-usap sa mga makasalanan? Walang pinipili si Jesus. Actually, si Jesus ay napunta dito para sa may mga makasalanan, sa mga may sakit. Ang doktor ay pinadala para sa mga may sakit upang sila ay pagalingin. And Jesus demonstrated His love by spending time with His people. And so when one way or another, kapatid, nandito ka ngayon, dumating yung point ng life mo or na-experience mo na ikaw ay ma-reject, always remember, Jesus Christ, our Good Shepherd, is always there to accept us once again, to love you, to restore you, and to comfort you. Pero dito makikita rin natin that Jesus Christ did not only spend time with the sinners, the sick, the poor, the widow, the wicked, the strangers, but Jesus spent time sa mga taong katuwang niya, kasama niya. Jesus spent time with his disciples. Jesus interceded with his disciples. He even ate with the disciples. At dito, the famous, the Last Supper, he ate with the disciples. Matthew chapter 26, verse 26. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, take this and eat it, for this is my body. Mga kapatid, ngayong each one, love one, level up natin. Baka may mga tao tayo na overlook. May mga tao sa paligid natin
nakatuwang natin, kasama natin, pero baka one way or another, hindi natin nabibigyan ng pansin. We can go back to them and spend time with them. Amen. Maaring ito yung mga relatives mo, family members mo, best friend mo, unahin natin sila. Tara yung mga taong unang pinadala sa atin ng Diyos to share the word to them because they need it. Amen? Jesus' love is a committed love. It's not only costly. It's not only caring love. But it is also committed love. Committed love. Why? Committed love, the love of doing everything to show His love para sa atin. Yes, by showing His love to people for the highest good. And as I end, may isang pastor ang nagtanong. Ang sabi niya, what do you do with the commandment of God? What do you do with the commandment in the Bible? May isang babaeng sumagot, Pastor, sabi niya, ang ginagawa ko sa salita ng Diyos, I underline them in color yellow. Ganun lang ang tingin sa salita ng Panginoon. Ina-highlight lang. And pastor said, we underline the Word of God in the Bible for us to remember the verses as we read the Bible. But the main point of the command in the Bible is that we obey them. Not just to underline them. Amen? Mga kapatid, Jesus' love is costly, it's caring, it's committed. In the same way, the Bible is not merely about memorizing the verses, underlining them, but putting them into action. Amen? We are not only hearer of the word, but we are doer of the word. Amen. As we continue to do our each one love one level up, let us show our love to other people. Let us remember these people in the perspective of God and not in the perspective of the world. Jesus did not only teach us to love. He is not just loving, by the way. Why? For He is love. Jesus is love. Let us put into action the love that we have in Christ as we love others as well. Pwede ba tayong lahat tumayo, mga kapatid? You know what? Jesus Christ set the example for the believers, for the Christians to show love to each other and the world by what He did. And His love in action. His love in action. Ipinakita niya ito. This love is so amazing. Grabe. Ang pag-ibig ni Jesus para sa ating lahat. Ito ay pinakita niya nung inala niya yung kanyang sarili. Tinanggap niya yung kabayaran ng ating mga kasalanan at namatay sa cross ng Kalbaryo. Pero hindi siya nanatili doon. After 3 days, He rose again. He ascended to heaven. And that one day, siya ay babalik para sa sino mang kikilala sa Kanya, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ay makakapiling niya kasama ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, it's very hard to show love to others if tayo mismo hindi natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. And sometimes, well, most of the time, itong pag-ibig ito ay nababarahan ng mga mali nating gawa, ng mga maling isipin, maling gawa, maling salita. Napupuno yung puso natin ng mga maling bagay, mga kasalanan na nagiging dahilan upang yung pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa atin, hindi natin maramdaman at hindi natin may papakita sa ibang tao. Mga kapatid, as we are towards the third week of Each One Love One Level Up, may this day
May we experience the surpassing love of God sa ating mga buhay. Nang sa ganoon, as we face another day, alam natin, no? We are confident that whatever happens, mahal tayo ng Diyos. Amen? Can we just please close our eyes? I want to give you a few minutes, a minute or two. I want you to talk to God. Speak to Him. Say whatever things that you wanted to say Him. You may feel sorry right now. You might have offended God. Nasaktan mo ang Diyos. Maybe you felt, Lord, ang layo mo. Hindi ko maramdaman yung pag-ibig mo, Panginoon. Let us come to Him, asking that, Lord, fill me with your love. Lord, saturate me with your love. Lord, I felt rejected. Lord, ang baba ng tingin ko sa sarili ko, Panginoon. Lord, restore me. Comfort me. Maybe people around you, hindi ka pinapansin. Maybe some of you, maaaring walang binibigay na oras sa iyo. But Jesus Christ spent time to different kind of people. That's how Jesus showed His love. Spending time. Because He cares for you. Kapatid, Jesus cares for you. And that whatever happens or whatever is happening in your life, mahal ka ng Diyos. At hindi ka niya pababayaan. Thank you, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Maaari may mga pagkakataon. Mas inuuna namin, Panginoon, yung aming mga pansariling kagustuhan, yung aming mga makamundong isipin, gawain, na nagiging dahilan upang hindi namin maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay. Na nagiging dahilan ng aming mga gawa, ang aming mga iniisip, Panginoon, ay nagiging hindi kalugod-lugod sa inyo. Lord, right now, forgive us. We repent from all our unrighteousness. Patawarin niyo kami, Panginoon. Lord, we want to say that use us to be the extension of your love to other people. Gamitin niyo kami, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagmamahal sa ibang tao. Panginoon, punuin niyo kami ng iyong pag-ibig. Maaaring kami, Lord, ay sugatan sa mga oras na ito. But we know that you are the God who restores, who heals, who provides. At yun po ang nais naming maranasan simula ngayon. Ang nais naming maranasan, Panginoon, ay ang iyong pag-ibig na nag-uumapaw. Nang sa ganoon, ito rin po ay mag-umapaw sa aming mga buhay at maranasan po ng aming pamilya, ng aming mga kapatid at ng mga tao sa paligid namin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong ginawa. Indeed, walang salita ang pwedeng tumbasan sa iyong ginawa para sa amin. And because of that, we are forever grateful. We are forever thankful, O God. Salamat sa mga taong ginamit mo upang ikaw ay aming makilala to be our Lord and Savior ng aming mga buhay. Father, I pray, may you bless each one of us. Help us, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. I pray, bless the work of our hands, Panginoon. Pagtagumpayin niyo kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. May you use us, O God, to do the marching order of world evangelization, Panginoon. To be the channel of blessing and to be the channel of love to other people. Marami pong salamat. To you all the glory, all praises and thanksgiving. In Jesus Christ's name, amen and amen. God bless everyone.